During the early times, as told by our ancestors, the mouth of the Paliwan River was located in the middle part of this barangay. According to some stories that had been handed down from generation to generation, a strong typhoon came one day. Heavy rains poured down for many days, which caused the Paliwan River to overflow on its banks. At last, the rain subsided, the storm is gone, and there came a fine weather. And what made the people wondered was the mouth of the Paliwan River is gone. It was all covered with erosion or transported soil. The entire population was shocked to find that the mouth of the mighty Paliwan River was moved 100 meters away from the barangay. From that time, the people of the place named their village Barangay Hinalinan, a short term for Ginhalinan Kang Suba, from where the mouth of the river had started or located a long time ago. Ito na ang bagong daan ng Hatay-Hatay to Hinalinan Road. Napakahabang kongkrito sa tabi ng mga lawak na palayan. Napakaganda dumaan dito mula Barangay ng Hinalinan papunta ng bayan ng Bugasong. Kumito kayo sandali kasi sa pinakadulo parte na ito ng Hinalinan ay ongoing pa ang construction ng daan at motor lang ang makakaraan dito pansamantala. Ito ang project concreting of Puho Hatay-Hatay to Hinalinan Road Farm to Market Road. Ang cost nito ay 9,784,984.19. Long, sino yung aran natin? Eh, Jan Villalba. Jan, taga-Bugasong ka man dyan? Tagalawaan. Ah, Lawaan, Timo. Ate, amo rin dyan ang last rin niya nga span. Dali. Lima ka span, bilhin niya, boss. Tamo niya tao, boss. Finish project rin ka mo? Hindi, taman, boss. Ay, may tapping pa kami sa... Ah, may shouldering pa? Ah, shouldering. Pero ang dito na sa concrete na road, main concrete road, kaya lamang gurong adlaw, tapos niya, no? Salamat para namin man magyan na yan, sa Manwa. Salamat, ha? Hindi, boss. Ang isang project din ng Barangay Hinalinan, yung kanilang water supply. Dito makikita sa gitna ng Bukirin between Hatay-Hatay at Hinalinan. No? Part na ito ng Hinalinan. So may motor sila, panghigop ng tubig at isang malaking tangke na susupply ng tubig sa barangay. Ito ang bagong paaralan ng Barangay Hinalinan. Ito ay Juan Magsalen Santa Romana Elementary School. Oy, napakaganda ng school na ito. Dito siya dumakita ng mga tao kasi kung hindi ka dadaan ng Hatay-Hatay to Hinalinan Road, hindi mo ito makikita. Ayan. Ayan. Napakaganda ng school nila. Bagong-bagong building. Nimbalay mo, Ma'am Gaite? Ah, okay. Noon. Thank you. Good morning. Ma'am Mendoza, right? Yes. Imo natin dyan si Ma'am Mendoza. Nakita natin, I believe she's also a relative of mine. Nami, dyan school mo, Ma'am. Kira ka rin kayo years din dyan? Bago pa lang dyan kami, sir. Ang July 17 kami dyan na transfer sa dyan nga ispilahan sa Juan Magsalen Santa Romana, kaya nag-reshuffling kami. So ang school nga dyan, nga nag-full, ano yan, from grade 1 to... Kinder to grade 6. Grade, kinder to grade 6. So full elementary level yung dyan na yan, no? Good. So dati, dito ka mo sa may Paliwan? Gin separate ang Paliwan kagang Hinalinan.
ang Paliwan naging Paliwan Elementary School, kag ang Diyasal Hinalinan gin rename after sa ngaran kang donor. Kadya nga eskwelahan nga si Juan Magsalin Santa Romana. Okay, mga Santa Romana family. Sure. Pero ang lupa nga dya kay Sir Sunny Santa Romana. Kilala ko si Sir Nung Sunny. Kilala ko man si Nung Sunny. So, pira ka square meter yan ba, ma'am? 2,000 square meters. So, galing nakita ko ma'am ang problema daw sa Bumpy, no? Good. Ang amura, ang pinaka ano nga problema naman di dya, ang tubig kapin pa kung mag-uran kay dalom ang taramnan. Kapi taramnan dyan mong kauna ang school nga dyati. Medyo dalom ang tubig kag dalom man ang lao. Amo gani dyan amon nga ginahadlakan nga kung kaisa. Ang mga kabataan kay ang amon nga makeshift building dito ay nga for kender. Ti maagi gini dyan sa medyo swampy area. Good. Kag nadakan ako kay kisa ga may mga kool. May mga pwede nga may manood dyan ba? Kapurot-purot sa dana. Nadakan ko ba? Kasi makaserpo kag makalubong sa lao. Pag mabilay man ma'am yung bihon kay ti matubog-tugit sa lao, di ba? Good. Ma, ano? Ay kung plain na dyan nga magdagirinit, pili ra malunmower. Hindi man yung malunmower. Garab gid lang ran. Garab gid lang. Para sa kumpay kang may mga kasapatan dyan. Kung hindi ti mo mag-agi dyan from Hinalinan to Hatay-Hatay Road, yung bago nga ya, hindi mo dyan makita. Hindi. Bago gid dyan to. So, kung ako palang tawon, ano rin? Nag-amat-amat. At the age of 56 ako, ma'am. No, katatlo ko pa lang niya makita nga may eskwelahan di dyan, pero first time ko dyan nakita nga may bago dyan ang eskwelahan. Ano nga year ka mo nag-vlog sa Paliwan? 2022. So last year lang? So newly established school dyan. So kauna kung 2022, mga taganda nila dito pa sa Paliwan, Giskila? Sa Paliwan. Dito dito sa baryo. Pero last year, may nabilin pa man dito sa Old Hinalinan, Paliwan. Kay kulang may rijang building. Tatlo lang ka classroom ang klase rija, ang grade ano dyan, ang sa upper, sa babaw nga mga grade daw grade 3, grade 4 ka grade 5. Kaya ang nabilin nga grade 1, grade 2, dito pagid sa ano? Kita population mo kaya? 160. From grade, from prep, kinder to grade 6. But from kinder to grade 6. Enough rin na sa sangka barangay man mo. Good. Bahal man nga. Bahal na mas population. Bahal ganita na compare sa mga ibang mga elementary school na ka na nga. Sa barangay, no? Good. So, wow, congratulations, ma'am. We have a new building. A beautiful school. Gamay rin lang, gamay rin lang landscaping. Hindi, pagkita ka landscape, sir, kay Hanan mo. Tambak. Matambak pagkit kami ka baras, sir, Jai, kaya kay, may ginapaabot kami nga one unit, one classroom building, anak ka kalahin. Hindi mo kabitan. Rija sa swampy, nga dyan parang matabunan. Ng... Tambakan din na mo. Mm-hmm. Wow, congratulations. Oh, thank you very much for coming. Pagbisita sa aming eskwelahan. Thank you, ma'am. Bye. Ito ang barangay hall ng Barangay Hinalinan. Two-story building siya. Maganda. Ito ang ginagawang bagong barangay hall ng Barangay Hinalinan. Parang two-story siya na malaking building. So, ilan kayang budget nito? Pero sigurado ako pagtapos nito, napakaganda itong barangay hall. Nandito po tayo ngayon sa Bulwagan ng barangay hall ng Barangay Hinalinan. Huwag na natin mention ang pangalan ng OD, of the officers of the day kasi papunta tayo sa election ngayon eh. So, Kagawad, hey. Matanong ko lang, ang Hinalinan ba, mga ano bang total land area niya? Total land area ng mga 103 hectares, more or less. 103 hectares, no? So malawak din. Yes. Population mo po? Population namin, 1,884 total of 2023 population.
1,184. Oh, 1,124. Total ba sa 2023? As of 2023. Population, households naman? Bali, 284. 284 total household. 284 total household ng barangay Hinalingan. Ano ba yun naman yung main livelihood ng barangay natin? Livelihood? Oh, yung pangabuhian? Una-una, fishing. Fishing. Dalawa. Tapos farming, no? Yung dalawa. So, bago ang inyong elementary school dito, no? Nadaanahin ko kanina yung Romana Memorial School. Bago lang, ngayon lang ginawa. Ngayon opening classes. So, ano ang main major hazard na dito sa barangay ng Inalina? Hazard? Yung bang delikado pag storm surge? Pag may bagyo, no? Kasi malapit sa dagat, no? Tsunami, flooding. Tsunami. Kung in a way, very ano yan. At saka flooding. Kasi tama yun kasi nagkikita yung storm surge. Saka baha. Baha. Yun ang nagpo-prone ng ano din na. Ang problema at danger dito sa barangay Hinalingan. Number one. Kailan ang pista dito, Agawad? Last Friday and Saturday, month of February. Walang date yun. Last Friday at last Saturday, yun na yun. Basta February every year. Ang pista na ano. Ayun na kasi ang February, umpisa na ng, ang peak season ng isda, no? Umpisa na. Sinong patron saint ninyo dito? Si Mistra Senora de la Paz Edwin Biay. Ben Biay, ibig sabihin pang-travel. Pang-travel. Pag-travel sa dagat. Salamat. Minsan namin nagsisimba. Yung mga seaman. Dito nagsisimba sa Hinalingan. Kasi di-travel. No? So, salamat sa pagtanggap dito sa Barangay Hinalingan. Thank you. Salamat, man. Thank you. Thank you. Ito naman ang simbahan ng Barangay Hinalingan. Ang kanilang patron saint ay Nuestra Senora de Bienviaje. Pwede makikita sa Hinalingan yung may gas station sila dito. Tinatawag na J&L gas station. Dalawa ata dito ang gas station sa Barangay Hinalingan. Meron din dito ang refilling station, no? Ang Ramman Purified Drinking Water dito sa Barangay Hinalingan. Ito ang isa pang gasolinahan. Pag-aari ito ng pamilya ng kaibigan ko, no? Dito sa Barangay Hinalingan. Best friend ko dito sa Hinalingan. Kumusta ang bintahan? Medyo maina kung ano kung sabayan kung ano diesel sa ano gasolin na. Kasi yung mga mangingisda dito bumibili, no? Pag magana sila sa dagat kung gabi. Gasolina naman yung mga tricycle drivers. Single. At mga single din na motor, daming motor dito sa Hinalingan. So magandang negosyo ito. As long license sila, mayroon silang municipal permit at saka lahat ng mga business requirements na kukumpay din nila. So pag napadaan kayo dito sa Hinalingan, daan kayo dito sa anong pangalan nito? Labiga Fuel Station. Fuel Station. Labiga Fuel Station dito sa Barangay Hinalingan. Salamat! Ito ang stretch ng Barangay Hinalingan going north. Sa Purok Uno yata papunta ito. Yan. At ito naman ang main street ng Hinalingan going south. Papuntang Giya na. Yan. Bahagi, nasa southern part most ng Barangay Hinalingan ay mayroon ditong tulay na tinatawag na Lumanga Bridge. Ito ang boundary ng Barangay Kiha at saka Barangay Hinalingan.
At dito rin sa Barangay Inalinan, kung saan may GT port dito, no? Ang LGU, pansamantala ginawa nating Coast Guard Station o Bantike. So may station po tayo dito ng Philippine Coast Guard Office in Visayas. Dito po 'yan sa may Barangay Inalinan. Hi, Cap, good morning. Morning. Ganda ng barangay Jimbo, ah. Cap, kailan man naisabisit itong barangay Jimbo? Jim, yung ano lang, yung... Oh, itong bagong ano, roof niya. Next year. Last year? So, last year lang. Tinigin pa, pintahan mo ka pa, may... Pagto sa pista o ano? Wala man ay nakita man ako nga daw kasi nga may kulang gid man nga ay aling kauna. Mhm. Nga gin pasad ya daw ra igatira obla kamo ya nga klase nga pagpinta tinapon pintahan taman para nami kag una nga ano kag wala pa may tiga man tana sigaring gin prepare lang namon ay masi kung magliga tanda sa December o sa pista at sa itsura ng masa. Kanami kap kay ang focus baka mga bata nag-excel tanda sa mo yung sports. Siyempre, malikawan nanda mga drugs, kag nami ang mga facilities. Sa ekonomi ang facilities, maganyak man mga bata mag-focus sa murang sports. So, malikawan gawa ang mga iba-iba ng mga bisyo kang mga kabataan. Very good project. Kaya kap ka kitaan ito na dyan. Yan, ang beauty kang gym kag mo dyan. So, kitaan din nga namin ng project para sa barangay. No? Dahil kag ano eh, tawag ang daw nakita po man nga mga bata dedikado mo sa sipal ay agahap po na sa gabi eh dyan. Kaya may sulo ko dyan kap? Masi gabi eh, pilihin na ka sipal. Ano ba, ano ko lang cut-off pa oras nga 8:30 na cut-off po yung gabi eh. Kung mag-subra sa maglas na gabi eh. Ano gabi eh. Subra na naman. Gabi yung mga bata. Kaya mga bata eh, may time pa mag-eskwila para pag-aga. Hindi rin makapuyan kag tuyo. Hindi makadisturbo rin basa nga dahil baga turog. Kag daw nakita ako man ang kabataan nga daw residido tanda sa sipal ay naka 3 times championship tanda eh. Sa halin kauna. Interbarangay, no? Interbarangay. Sa halin kauna nga mga henerasyon. As kaya pa lang. Hindi, kaya lang nakatabo. Naka-champion. Permi ko nabatian. Yung ka-champion ang inalinan sa interbarangay. So, congrats, Cap. Sige, thank you, Sir Ben. Nami ang imong performance sa Barangay Inalinan. So, pag may time kayo, maligo sa dagat, punta kayo dito sa Barangay Inalinan. Maganda ang barangay na ito at mababait at welcoming yung mga tao dito. May protected area dito na coral reef. So dito makikita mga magagandang coral reefs at mga isda na nakatira dito. So kung sinong marunong mag-snorkeling or diving, punta po kayo dito sa Inalinan. May diving site po dito. Dito sa Barangay Inalinan, may marker ang kanilang protected area dito. May malawak sila ditong coral reef na protected muna noon pa. Oh. Dito din makikita sa Barangay Inalinan at Paliwan ang ilang mga fishing boats ng mga locals kasi primary livelihood ng Inalinan ang pangingisda. Ito po ang warning sign na impending hazard dito sa barangay. Kudos ito ng MDRM office, storm surge prone area ng Barangay Inalinan. Ito ang shoreline ng Barangay Inalinan. Napakagandang lugar. Ang Inalinan kasi ay malapit sa dagat.
ito ang magandang buhay sa tabing dagat dito sa Barangay Nalinan, no? Nagagawa sila ng duyan out of net. Ang sarap kasi ng hangin dito. Parang amoy probinsya talaga. Salamat. Maraming salamat, Barangay Hinalinan, sa pagtanggap. Sana ay naipakita ko ang iyong kagandahan, ang iyong tahimik na kapaligiran at dalisay na hangin sa napakagandang Hinalinan. Barangay Hinalinan, mabuhay ka!